Judiel Nieva. Ipinanganak noong October 29, 1976, pangpito sa walong magkakapatid. Ang mga magulang niya si Pedro Nieva at Julia Nieva ay nagtitinda sa palengke. Mahirap ang buhay ng mag-anak. Pero gayunpaman, sa batang edad, nakitaan na siya ng pambihirang kapangyarihan, ang panggagamot. Kilala siya sa lugar nila sa Agoo bilang batang manggagamot na tumutulong sa kapwa. Meron din daw itong psychic abilities. Madalas siya nagdarasal at kinakausap ang mahal na birhen na isinusulat naman niya sa papel ang bawat salitang tinatanggap niya. Naniniwala ang mga deboto na ito ay galing sa kalangitan dahil ang mga pangungusap ay hindi kayang gawin ng isang 10 taong gulang na bata. Hindi naglaon, inutusan daw ng mahal na birhen na magpunta si Judiel kasama ang ibang kaibigan sa Burol sa Agoo na malapit sa San Antonio. Magpapakita raw ang mahal na birhen dito. March 31, 1989. Nang una nilang masilayan na ang isang aparisyon sa kalangitan. Ayon kay Judiel, nagsimula ito sa isang liwanag, nakakasilaw, hanggang sa narinig na niya ang mga trompeta at mga boses ng pag-awit. Sabay nito ang paglabas ng mga anghel na kumakanta ng Alleluia at Salve Regina. Ang mga anghel ay nagkaroon ng formation at sa pinakatuktok daw nito ay si Saint Michael na may kalapati sa ulo. Ilang saglit pa, lumabas na daw ang Holy Family. Si Saint Joseph na may hawak na tungkod. Si Birheng Maria na nakaupo sa batuhan at hawak-hawak ang sanggol na si Jesus. Hindi nagtagal, tumayo ang mahal na birhen at nagpakita ito sa itaas ng puno ng bayabas. Napakaganda raw niya. Nakakasilaw ang liwanag sa dibdib nito habang kumakaway naman ang sanggol na Jesus. Nangako daw ang Birheng Maria na magpapakita kay Judiel at iba pa sa parehong lugar kada unang Sabado ng buwan at pista nito. Hinikayat silang magbalik rito sa Burol sa mga itinakdang petsa. Tinawag nila itong Our Lady of Agoo, Immaculate Queen of Heaven and Earth. Sa tuwing magpaparamdam daw ang mahal na birhen, ay sasailalim muna sa fasting at meditation si Judiel. Sa mga panahon na ito ay hindi mo siya makikita o makakausap man lang. At kapag magpapakita na raw ang Birheng Maria, ay nangangamoy rosas ang buong paligid. At isang nakakasilaw na liwanag ang makikita mo sa matayog na puno ng bayabas. Ito ay inilarawan ng hindi isa kung hindi daan-daang mga tagasunod ni Judiel Nieva. Ayon sa mga saksi, napakaganda ni Maria. Nakasuot daw ito ng mahaba at puting-puting damit na may balabal na sumasayad na sa ulap na tinatapakan nito. Tanging mga daliri lang daw sa paa nito ang makikita mo. Sa bawat pagpapakita ay lalong dumarami ang mga tao. Mula sa ilang daan ay lumubo ito ng ilang libo at daang libo. At dahil dito naging malaturis spot bigla ang Agoo. Dagsa ang mga tao at sasakyang mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas na naglikha ng matinding traffic at komersyo sa buong lugar. May mga nananalangin, mga may sakit na humihingi ng kagalingan, mga taong umaasa ng mirakulo sa kanilang buhay, mga desperadong makaahon sa hirap ng buhay. Sa paglaki ng populasyon ng tinatawag nilang Apparition Hills, hindi naman sila nabigo na makita ang himalang ipinangako ni Judiel. Nasaksihan ng napakaraming tao ang sinasabi nilang Miracle of the Dancing Sun. Bukod pa ito sa mga samyo ng rosas at ang pagpapakita ng mahal na birhen sa puno ng bayabas. Ang Dancing Sun daw ay nagsimula sa paghina ng sinag ng araw na parang hinahayaan niyang makita siya ng maraming tao. At sa paligid nito ay paikot na lalabas ang iba't ibang kulay ng sinag. Madalas ay asul, berde, pula at dilaw. Tatagal daw ito ng ilang segundo o isang minuto. At pagkatapos naman ay maglalabasa ng mga imahe ng Holy Family, ni Jesus at mga anghel. Sa tuwing magpapakita o kakausapin daw ng mahal na birhen si Judiel, ay nag-iiwan ito ng mga mensahe, mga alintuntunin, mga dapat gawin ng mga tao para maisalba ang sangkatauhan. Kasama sa mga tagubilin ay ang palagi ang pagdarasal, ang paghingi ng tawad, araw-araw na pagsimba, pagdasal ng 15 mysteries, ang Way of the Cross, ang magkumpisal at komunyon.
April 4, 1992. Sinabi raw ng mahal na birhen na ang taong 1995 daw ang taon ng pighati. Masasaksihan daw ang pagkamatay ng maraming sanggol at kabataan sa isang hindi pa nakikilalang sakit. May 23, 1992. Isang mensahe ang binasa ni Jodiel na nagmula daw kay Virgin Mary. If you don't help me, the wrath of God shall fall upon mankind. I can hardly hold the hand of my son back. If you don't repent, it will happen very soon. It may happen within 2 years. Isang nakakatakot na babala ang laman ng mensahe. Nagpapahiwatig ng matinding galit ng Diyos at mangyayari ito sa susunod na 2 taon. Nag-aanyaya na magtulungan ng lahat para sa ikatatahimik ng sanlibutan. June 11, 1992. Isang muling mensahe. If the world doesn't change, I will send the warning. The earth will shake. The sun will spin with a big explosion. And the moon will appear in the morning and the sun at night. The miraculous phenomenon will be visible all over the earth. And all of this will happen within 30 minutes. Big storms, floods, volcanic eruptions, earthquakes, and changing weather conditions are already on their way. Noong 1988, talamak na ang usapan ng global warming at sa pagpasok ng 1990, mas nararamdaman na daw ang epekto nito. Ang mensahe ng mahal na birhen ay nagpapatungkol sa mga natural calamities na maaaring signos daw ng paparating na dilubyo, lindol, bagyo, pagsabog ng mga bulkan, pati ang eclipse na makikita raw sa buong mundo ay magaganap. July 4, 1992. Pray the Holy Rosary. Satan will be defeated because he hates hearing the name of my son and my name. Teach your children how to pray the Holy Rosary. Sa pagbanggit ng pangalan ni Satanas ay lalong naalerto ang mga tao. Sinasabi daw na magdasal ang lahat ng rosaryo at turuan ng mga anak nila kung paano ito gawin. August 1, 1992. Isang anghel daw ang nagpakita kay Jodiel at iniabot ang ostya at kalis. September 5, 1992. Nasaksihan ng libo-libong tao ang muling pagsayaw ng araw. November 14, 1992. I am your mother. Love each other. Forgive each other. Pray, pray, pray. I love you very much. It is not enough to ask for peace, but make peace. Do not turn peace to violence. Ask for faith that you may be patient. If you do not change your ways, you will provoke the Third World War. Sinasabing mahalin daw ang bawat isa. Patawarin ang bawat isa. Magdasal. Binigyan emphasis ang kapayapaan. At kung hindi raw ay maaaring magdulot ito ng 3rd digmaang pandaigdig. December 13, 1992. Isang himalaan nasaksihan ni Father Cortez at mga madre ng isang kumbento. Nasa kanilang pangangalaga ang isang poon na pinasadya ni Jodiel bilang wangis ng birhen na nakikita niya sa Apparition Hills. Sa unang beses na dinala ito sa kumbento ay nakita nilang lumuluha ito. Minsan nagsagawa sila ng misa. Kumunyon iyon kaya ibinabahagi na ni Father Cortez ang ostya sa mga nakapila. Nang mabigyan na raw si Jodiel ay agad itong bumalik sa kinauupuan nito. Pero habang nasa bibig niya raw ang ostya ay parang may likido raw na umaagos sa kanyang bibig. Kaya nagtaka siya. Sinabi ni Father Cortez na iluwa niya ito para makita ng lahat. Nang iluwa daw ni Jodiel ang ostya ay nakitang parang itong piraso ng laman na may dugo. Umaago sa bibig niya ang dugo na hindi malaman kung saan ang galing. Pinapakuha dapat ito ni Father Cortez at iingatan para karagdagang pruweba sa mga himala. Pero sinabi daw ng Birheng Maria na dapat daw itong lunukin ni Jodiel. Pero bago pa ito malunok ng binata ay bumalik na ito sa dating itsura. January 23, 1993. Isang mensahe ang nanggaling muli sa mahal na birhen. On February 6, I will give a great and special sign to the people coming to Ag-O. Sa darating daw na 6 ng Pebrero, taon ding yon,
magbibigay ng espesyal at kakaibang senyales ang Birheng Maria sa mga taong pupunta sa Agoo. Dumating ang araw na iyon, unang Sabado sa Apparition Hills. Napakaraming mga nananampalataya ang nasaksihan ng muling pagsayaw ng araw. At ang mismong pag-iyak ng dugo ng Our Lady of Agoo, umagos sa mga mata nito hanggang pisngi at baba ang napakaraming dugo. Libo-libo mga tao naroon, habang ang litrato naman nito ay pinagkaguluhan sa mga dyaryo. Inimbestigahan ng NBI kung totoo nga ba ang dugo na nasa mukha ng Our Lady of Agoo at napag-alaman na ito ay dugo ng tao at blood type O. Sa puntong ito, mas maraming nananampalataya at mga deboto na ang nagpupunta sa Apparition Hills sa Agoo, na ang mismong lola ko ay napapunta rito kasama na ang ilang kamag-anak namin. Naalala ko noon na umarkila sila ng jeep sa lugar namin sa Laguna. Madami ang gustong sumama, kabilang na ako. Pero hindi ako pinayagan kasi 8 years old pa lang ako noon. Hindi naman daw sila mamamasyal at baka mawala daw ako sa kapal ng tao. Pagkalipas ng 5 araw, nakabalik na ang lola ko at nagkwento. Parang piyesta daw araw-araw sa Apparition Hills. Hindi mahulugang karayom ang kapal ng taong pumupunta at doon na naninirahan. Ang ibang araw ay may isang buwan na roon. Nagmula pa sa iba't ibang parte ng Luzon, meron pa sa Visayas. Madami ang may sakit, mga naka-wheelchair, may mga suwero, nakasaklay, mga matatanda at mga bata. Mahirap, mayaman, sama-sama sa initan ng tinatawag nilang Miracle Hill. Hindi naman daw araw-araw ay may nagaganap na himala. Hindi rin araw-araw ay naroon si Judiel para manggamot. Ang karamihan ay nagpupunta sa puno ng bayabas na kung saan daw lumalabas ang Mahal na Birhen, o kaya ay sasalok ng tubig sa bukal na nakakapagpagaling. Doon ay nag-aalay sila ng dasal at humihingi ng mirakulo. Madami din daw ang mga nagbebenta ng pagkain, mga rosaryo, scapular, at iba-ibang religious items. Buhay na buhay daw ang komersyo sa buong Agoo, pati mga probinsyang kalapit nito, dahil hindi ka na makakahanap ng magandang pwesto sa mismong miracle site. Habang tumatagal raw ay mas dumarami ang tao, hindi nababawasan at lalong nadaragdagan. Lalo raw sumikat ito na magsimula ng ipalabas sa TV ang mga nangyayari sa Agoo, pati na rin ang mga istorya na nakikita sa mga pahayagan at dyaryo. March 6, 1993, tinatayang 1,000,000 katao daw ang nagpunta sa Agoo ng araw na iyon para masaksihan ang isa pang himala, kabilang na ang ilang mga government officials, media, isang obispo na itinalaga ng Roma para saksihan at i-verify ang sinasabing himala. Sa pangungunan ni Father Cortez, nagkaroon ng misma sa mismong Apparition Hills, at habang nangyayari raw ito, madami ang nakakita sa isang imahe umano ng Birheng Maria sa ibabaw ng puno ng bayabas sa ilang segundong iyon. Libo-libong tao, 2 government official ang nagpatotoo sa mga kaganapan. Kabilang na rito ang isang radio reporter ng Manila radio station DZXL na si Mon Francisco. Inilarawan na may nakita raw siyang anino ng isang babae sa puno. Akala niya raw ay namamalik mata siya, pero hindi. Pagkatapos ng misa at ang aparisyon sa puno, nagsalita naman si Judiel sa mga tao. Isang mensahe daw ang ipinarating ng Mahal na Birhen sa kanya. Habang nagsasalita siya ay muli na namang nagpakitang gilas ang araw. Iba-ibang kulay ang nanggagaling rito. Sa punto ring iyon, sinabi ni Judiel na ang susunod at kahuli-huli ang aparisyon ay mangyayari sa September 8 ng taon ding yon. Si Bishop Salvador Lazo ang naatasan ng Vatican para patotohanan ng mga nasabing himala. Bumuo siya ng komite para imbestigahan ang mga ebidensya at testimonya ng mga tao bago mag-report sa Vatican. Dumating ang September 8 at hindi ganoon karami ang taong bumisita na gaya ng inaasahan. Sa huling araw ng milagro at pagbibigay ng mensahe, ito ang iniwan ng Birheng Maria kay Judiel at sa mga dumalo sa Apparition Hill. My children, listen. You see how hard Satan is working to destroy unity in the whole world, especially between the priesthood and the flock, and in families between man and children. Satan works to take away peace and unity,
to stir up trouble all over the universe. We have to launch a counterattack, which can only be through the Holy Rosary. So pray the whole mysteries of the Rosary daily, because that is the most evangelical prayer. Dito na natapos ang mga himala na dala ng Birheng Maria. Nanahimik si Judiel pagkatapos ng 4 na taong pagiging mensahero, hindi lang sa mga tao ng Agoo, kundi sa buong bansa. Noong 1993, pinangunahan ni Bishop Salvador Lazo ang isang komite para i-verify kung totoo nga ang mga himala, mensahe at kaganapan sa Apparition Hills. Ang lahat ng report ay naipasa na sa Vatican at hinatulan ito bilang constat de non supernaturalitate, na ibig sabihin ay hindi ito supernatural o sa simpleng salita ay peke. Hindi raw kasi ito pumasa sa mga panuntunan ng Roman Catholic Church para maituring itong isang lehitimong paghihimala. Ang 4 na panuntunan ay ang mensahe, ang komunidad na saklaw nito, ang pagdurugo ng estatwa ng Birheng Maria at mismo si Judiel o ang visionary. Ang mensahe daw na binabanggit ni Judiel na di umano'y nanggaling daw sa mahal na birhen ay hindi totoo. Dahil kinopya lang daw ito sa manaunang himalang na dokumento na ng simbahan. Mali-mali ang mga salita. Inconsistent at masyado raw itong mahaba. Madalas daw na ang pagbibigay ng mga mensahe sa tunay na aparisyon ay ginagawa sa native tongue ng visionary na dapat ay Tagalog at hindi Ingles. Ang visionary o mismo si Judiel Nieva ay kinuwestiyon din ng pagkatao. Sinasabi nila na iniutos daw ng mahal ni Birhen na siya ay magdamit pambabae. Pinagdududahan nila na si Judiel Nieva ay nabibilang sa LGBTQ community. Madami silang nakitang mga anomalya sa komunidad na pumapalibot sa Agoo Apparition. Una ang mishandling ng pondo na nakukuha ni Judiel at pamilya nito mula sa mga tagasunod nila. Nagkaroon daw ng marangyang pamumuhay ang pamilya nila simula nang pumutok ang balita ng himala. Ang dapat sanang parokya daw na ipapatayo sa mismong Agoo ay hindi natuloy. Ang pang-apat at panghuli ay ang pangluha ng dugo ng estatwa ng Our Lady of Agoo ay hindi raw totoo. Sa pag-iimbestiga ni Reverend Samuel Banayat, napag-alaman nila ang tubong nakakonekta sa mismong loob ng puon na maaring ginamit para pagdaluyan ng dugo at lumabas ito sa mata. Ayon din sa investigasyon, napag-alaman na ang dugong dumadaloy sa mukha ng birhen ay dugo ng baboy. Pagkalipas ng 1 dekada, muling lumabas si Judiel Nieva. Pero iba na ang pangalan nito. Siya na ngayon si Angel de la Vega, isang transgender. Ang dating batang lalaking lumuluhod sa Agoo ay isa ng ganap na dalaga. Nais niya raw maging artista, kaya muli siyang nagpakita. Minsan siyang na-interview sa show nila Chris Aquino at Boy Abunda. Tinanong kung nagpapakita pa rin ba sa kanya ang mahal na birhen. Tumanggi siyang sagutin ito, dahil ayaw niya na raw alalahanin ang mga nakaraan na. Tinanong naman ni Chris Aquino kung anong nag-udyok sa kanyang magpa-sex change. Tugon naman ni Angel na ito raw ang kagustuhan ng mahal na birhen para sa kanya. Maaring totoo nga ang mga himala at ang pagpapakita. Maaring gawa-gawa lang ng isipan ng isang pinatang naguguluhan. Maaring nagkaroon ng problema ng madami ng tao ang nagpupunta at nagsimula nang pumasok ang pera. Madami ang gustong maging bahagi sa bagong buhay na atid nito. Ang pananampalataya ng mga Pilipino ay hindi natitinag. Ang paniniwala natin sa mga himala ay hindi nababali simula pa noong una, na ang bawat himala ay naghahanap ng nararapat na investigasyon bago pa man tayo manalig. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Ako po ang inyong Pinoy Archivist. Magkita-kita po tayo sa susunod na istorya.